Kilala ang lugar na ito sa pagkakaroon ng magaganda at manaparaisong tanawin. Isama na ang makasaysayang simbahan na itinalaga bilang UNESCO World Heritage Site. Ito ang bayan ng Santa Maria sa lalawigan ng Ilocos Sur. Isang lambak na lugar na pinapalagiran ng mga burol, bundok at mga ilog. Kung manggagaling ka sa timog, sasalubong na sa iyo ang kaaya-ayang West Philippine Sea. Agaw atensyon ang kalmadong dagat sa gilid ng National Highway. Mapapatigil ka talaga upang masilayan ang pampang ng Barangay Suso. Cream-colored sand ang makikita dito. Nakakaengganyo talagang maligo sa malinaw na tubig. May mga turista rin kaming nakita at mga naliligo sa tabing dagat. Alam mo ba kung ano ang tawag dito sa nakita namin? I-comment na yan sa ating comment section. Dito pa lang sa Barangay Suso ay busog na ang kaisipan at mga mata dahil sa ganda ng scenery. Isa pang atraksyon na kalapit ng Barangay Suso ay ang Mangrove Forest Park na matatagpuan naman sa Barangay Biao. Mula sa registration at jump off area ay mararating na ng ilang minuto ang Mangrove Forest Park. Dito, sinamahan kami ni Clark Johnson, isang residente ng Barangay Biao na maglibot sa Mangrove Forest Park. Ang bakawan ay isang uri ng punong kahoy na pwedeng itanim sa tubig alat o tabang. Karaniwan itong makikitang tumutubo malapit sa ilog o karagatan. Ang punong ito ay karaniwang lumalaki ng mula 2 hanggang 10 metrong taas. Nagsisilbi rin itong tirahan ng iba't ibang marine mammals at nakakapagbigay ng kabuhayan sa mga residente dito. Nakakapagbigay proteksyon din ito sa mga tirahang malapit sa pampang dahil napipigilan nito ang paghampas ng hangin at pagragasan ng tubig mula sa ilog o karagatan, lalo na sa panahon ng bagyo. Ang Mangrove Forest Park dito sa Barangay Biao ay mayroong 300 meters boardwalk para malibot ito. Matapos naming mamasyal sa kapatagan ay tinungo naman namin ang isang lugar kung saan nasubok ang aming tibay. Mula sa jump off area, kasama ang aming determinasyon na maakyat ang summit nito, ay inumpisahan na naming mag-hike. Sa paanan pa lang ng bundok ay makikita na ang matarik na daanan. Ilang metro pa ay makikita na ang marker ng bantay sakripisyo. Katabi ang napakahabang hagdan paakyat sa summit. Kinailangan rin naming huminto ng ilang ulit upang magpahinga dahil sa nahirapan kami sa pag-akyat. Nang marating na namin ang 90th, 135th at 190th na hagdan ay masusulyapan na ang ganda ng Santa Maria. Nasa 190 paved stairway na ang nagawa. Mula rito sa sementadong hagdan ay may ilang metrong akyatan pa bago marating naman ang tuktok o summit ng bantay sakripisyo. Ramdam man ang pagod sa aming katawan, napalitan naman ito ng saya at pagkamangha sa ganda ng tanawin. Mula sa taas ay kitang-kita na ang West Philippine Sea at bayan ng Santa Maria. Dito, pwede ka ring mag-alay ng dasal. Itodo na natin ang Santa Maria experience at puntahan natin ang lugar na ayon sa Ilocano mythology ay dinaanan ni Angelo na isang higante at nag-iwan ito ng mga bakas sa paghanap kay Aran. Ito ang Pinsal Falls. Upang marating ang Barangay Babalasiwan, pumasok kami ng Mainganay Road o Pinsal Road mula sa National Highway. Mararating ang lugar hanggang sa bukana ng falls ng kahit anong sasakyan. Sa di kalayuan ay makikita na ang ganda ng Pinsal Falls.
Napapawaw ka talaga. Sa ganda ng Pinsal Falls o kilala rin bilang Twin Falls. May mga floating bamboo raft na pwedeng rentahan kung gusto mo ng unique experience sa dalawa nitong natural catch basins mula sa bagsak ng 85-foot-high waterfall. Kung in ka naman for more extreme adventure, pwede mo ring akyatin ang mismong tuktok ng Pinsal Falls. Madali itong puntahan dahil mayroon na itong paved stairway sa gilid ng bundok. Dito, may mga natural pools ka rin makikita. Napaka-majestic talaga ng lugar. Last but not the least ay ang Santa Maria Church o Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de la Asunción de Santa Maria. Ang simbahan ay itinalaga bilang UNESCO World Heritage Site noong December 11, 1993. Matatagpuan ito sa sentro ng bayan at nasa tuktok ng burol. Isa ang Santa Maria Church sa apat na Spanish colonial era Baroque churches. Additional attraction naman sa mga turista ang newly installed pathway lamp post na nagpaganda sa palibot ng simbahan. Kung plano ninyong pumunta ng Ilocos Sur, isama na ang mga lugar na ito sa bucket list na inyong papasyalan.